redemption arc between syempre nito na Hezelia and Eruption going into round 1. At ito, nakita na naman natin yung double backdoor lasso ni Eruption. So, ang makikita naman natin dito, pwedeng pumunta sa likod, naglagay ng yam for the possible poison na din ng ating dalawang plant. Pero going into the mid lane, meron tayong Bidens. May Bidens. Kaya sayang yung magiging potential dito ng ating Team Eruption for the double backdoor. Kumbaga, oo, kaya nila kunin yung bird. Ito ba yung malala? Kaya niya pa ibalik yung poison. This is Jillian all over again. Oo. Ito at ito ulit yun. Again, may zigzag for that drain bite. Nandiyan yung ating, of course, nandiyan yung ating Gravel Ant and the Little Branch for additional damage. Oo. Pero ito, round 2, puro nag-change card sila. Hindi pa sila masyado sigurado. Again, the game 1 win will dictate a huge pressure. Oo. Kasi kahit one game yan, nandito na tayo sa finals. Ito na yun! You wouldn't know kung anong papalitan mo. How would you change? Kasi mag-change din yung kalaban mo eh. Oo. Again, ito yung nangyari doon sa last match ni Eruption. Ito na. Pumunta sa likod. Damage na lang daw ang gagawin. Get the stun. Not proking that Garish Worm. Naglagay ng pumpkin for that defense and possible card draw. Nakakuha naman niya pero yung mid lane would not get enough. Pero medyo off dito yung pagtalon dito ni Eruption. Now, with that jump, at hindi niya mafa-follow upan, makakapag-heal lang dito yung mid lane with the zigzag. Yun ang magiging crucial. So, ang gagawin niya dito, tatanggalin ko yung, dodge ko yung stun. Bidens lang. At pwede siyang bumanat dito ng malupitan na Little Branch. At kung nilagay niya pa dito yung ating drain bite, makakuha siya ng heal, possible proc pa, doon sa ating malupitang Little Branch Critical. Oh, and right now, tingnan natin kung ano ba mangyayari dito, Hezelia versus Eruption. Let's see kung sino ba, kung magtutuloy-tuloy ba to, no? Kasi again, kulang na ngayon dito sa pagtalon si Eruption, hindi niya mapapatay ng basta-basta lang yung mid lane plant ni Hezelia. Pero I get what Eruption is trying to do. He's trying to destroy the late game plant kasi natuto na siya doon sa last match niya against late game plants wherein nalugi nga siya by the time round 14, round 15 came in. Ayun lang, napunta lahat sa back lane plant doon yung cards, nakuha lang niya smart shot, pati venom spray. Now isipin na lang niya, time to go at the back, time to eliminate, pero mukhang kulang pa to unless he gets the critical. That's gonna be an all out shot and a blackmail. Huge damage going through the armor, leaves him at 262. Lagay niya ng poison ulit yung plant, pero okay lang. Masyado nang makunat pa yun at di pa nila mapapatay at di yung focus, pero going at the back, mapapatay niya pala with the double surprise invasion. Gawa kasi nag all out shot siya, pero ito yung late game plant. Nakapag-heal na naman! And masakit-sakit to. That's gonna be a 126. Carab Curse. Last stand ngayon, yung mid lane na Eruption. Hezelia is in power. Now, meron pa tayong numbing para doon sa back lane. Tanggal ang Toothless, tanggal ang Surprise Invasion. Pwede nila siya mag-heal at mag-poison. Yun na lang ang magiging option niya mamaya. Eruption is in trouble. Hezelia moving forward with the momentum coming from that semifinals with Jillian. Unstoppable ngayon yung apoy at gigil dito ni Zella to get that championship. Pero bago daw mamatay, papalusutan muna natin ang damage dito with a stun. Gets, gusto ko muna energy with the vegetal pero wala nakuha. Pero 156 with the cactus. Oh no, ito mamimili na lang talaga si Eruption eh. Which one is gonna kill your last Axie? Pag pinatay niya yung nasa gitna, or yung nasa harap, matitira ngayon dito yung may Gravel Ant. And na may Bidens. So kahit yung Venom Spray, makakancel out. Pag tinry niya naman patayin yung likod, mag-heal at mag-heal lang ulit. And then again, the Bidens taking out the ticks of poison. Hindi ito pa. Let's say for some reason, napatay niya yung mid lane. May Scarab Curse. Exactly. Scarab Curse. Tanggal yung Shiitake. Tanggal ang Shiitake. And that is huge. Pero para sa akin, the move is yun nga, mapatay sana yung may gravel, pero it's gonna be nearly impossible right now. Wala tayong nakikitang damage potential that could really deal so much damage. Naglagay pa ng Scarab Curse, you cannot heal right now for 2 turns. Ayan na tayo.
pwede pa siya mag-shiitake, pero I think it would not apply na talaga. Oh, shield na lang talaga. Pero here we go. Nagre-ready na siya ng spray at ilalagay na din yung numbing para wala na talagang magagawa. Kaya ito ngayon, mag-heal na lang tayo dito. Maglalagay ng poison yet again. Going through the 99s. Meron pa siyang tick na 8 per card. Ito, makakapag extra damage pang 70. Little Brush will go through, leaves him with a 208 dito ang ating backline. At sinundan pa ng Prickly. 57 na lang ang natitira. Oh no, pero ngayon pwede naman siya mag-heal. Hindi ngayon nakapaglagay ng Scarab Curse dito si Hezelya. So pwede siya mag-heal. Pero at the same time, if he heals, ganun pa din yung mangyayari. Yes, mamamatay yung front dito ni Hezelya. Pero at the end of the day, that Gravel Ant paired with Bidens will cancel out all of the cards of Eruption's backlane Dusk. Grabe talaga yun napapakita dito sa natang ating players. And here we go. That's gonna be parang ano, last push poison na lang kasi gumamit na energy. Pero sad thing, maglalagay nga dito ng numbing. Pero sabi niya, pati na hayaan na natin yung take. Let's go at the back. Let's get a poison at makapag-heal pa tayo. Okay, eto na. Pero ayan na ang numbing. There goes the numbing. Melee cards has been disabled. Lahat ng pang-attack cards niya, lahat ng may damage na cards niya, the surprise invasions, tanggal. And right now, ito pa maganda. May Little Branch si Hezelya. Oo. Possible for the crit. Ngayon, pwede heal ng heal, oo. Pero wala naman siyang pan-damage to take care of Hezelya's plant. So, pwede naman tayo mag-sustainan, pareho tayo mag-heal. Pero the thing is, wala naman siyang damage to KO. Yun yung magiging problem niya. Pero sabi dito ni Hezelya, I will not wait for you. Hindi ko na dinihintayin yung Blood Moon. Possibly, nag-aabang siya dito ng critical with the double Little Branch, dalawang plant cards. Eto na ba? Will we see a crit here? 148? Walang critical! That was a good move from Hezelya. Other rounds. Pero before that happens, we go into the second round first. Oh, eto na. Disable Sore! Nilabas na. Laban sa Bifinator. What? This is gonna be crazy. Tatanggalin mo yung Coco, tatanggalin mo yung Chomp. Dito naman, pure on damage low. Yun ang tanong. Kaya kung one-on-one talaga ang usapan, Disable Sore would have the advantage. Yun talaga eh. That's the reality. Tanggal horn mo, tanggal pa bibig mo. Pero kailangan mapili ko si Hezelya maging 2-on-1 situation. Ngayon, Eruption, wanting to go on the rush. That's gonna be a hot butt, Vine Dagger, and a Chomp. Not wasting any time here. He knows the power and the risk. Kailangan niya talagang sagad-sagad na makuha dito ng 1v1 situation. Kaya nire-recta at sinasagad niya na. Pero solid ng bawas dito ng sandal at dalawang malupitang cattail na kuha pa ng card. And here we go sa round number 2. Round number 2. Again, alam ni Eruption yung winning condition niya. Oo. He needs to force a 1v1 and that's what he's doing. Pero again, Hezelya knows that as well. Kailangan niya lang i-defend na i-defend dito yung plant niya right now. And at the same time, force, again, katulad ng sinabi mo, Archer, force a 1v2 situation wherein makakapag-pre-damage dito yung mid lane ni Hezelya before Eruption can get to the Bifinator. Pero ito na, makikita natin dito, that's gonna be a Nemo going in. Of course, the Bug Slap as well and the Clam Slash going in for 109. Hindi pa natapos, 29 health remaining. Pero okay lang daw, nandito naman ang isa pang Bug Slap taking down the plant of Eruption. Ngayon, this is gonna be a bug. Tatanggal ng dalawang cards, which is good. Kailangan ngayon ni Eruption hindi makapag-burst down na makapag-burst down si Hezelya. Totoo yan. And ito, medyo pumuposition na din kasi good discards there. Nakakuha niya tuloy Coco at meron din tayong Nile Strike. Not gonna do really much dito sa ating bug. Para sa akin, the best move is to possibly skip para sa ating round number 3 para kay Hezelya. Eruption now asserting dominance back again. Kumbaga nag-shift na naman yung momentum. Kanina na kay Hezelya, ngayon bumalik kay Eruption. Wanted to get a KO with that Kestrel, pero hindi enough. Pero tinapos naman ang ating anesthetic fate. We're back to 2-on-2 at round number 4. Ngayon, time is against Hezelya. This situation itself is against Hezelya.
kailangan mamatay na dito ng bug na eruption. Pero maganda naman dito, eruption only has two cards remaining. Kahit anong mangyari dito, hindi pa din papatay ni eruption tong mid lane ni Hezelya. Lalo na may mga bugs lap pa itong makukuha by the next round. Makakapag-proc pa ito ng shield. Pero ito na, papasok na dito ngayon. Wala na static. And right now, ito na din ang ating Minimo for an extra energy and the Clam Slash. And hindi pa tapos. Papasok dito si Hezelya with the Coco additional damage. And ito na ang Night Strike. 95-980. Patay ang mid lane. Ngayon, ito na yung pinakakailangan, the key factor to victory para kay Hezelya is 1v2. The win condition is here, pero wala pa siyang card. She needs to stall right now. Kailangan niya ng onting stall. The damage would go through. 115, gets destroyed. 138. May onting-onting damage lang. Tinanggal na yung ating lamb. Tinanggal din ating clam slash. Pero meron pa tayong pampalo na chinelas. At meron tayong vine dagger. Ngayon, kuwang-kuwa niya pa ang ganda. Hindi niya ginamit kasi alam niya madi-disable. Now, having that 100 shield at siya mauuna, makakaramdam at makakaramdam yan. Nagsiset up na tayo ng plus attack. Pag namatay dito yung Aqua, mare-ready na yung cards ng ating Bifinator. Hezelya is on the drive, in the driver's seat. Ready na siya for the 1v1 laban kay Eruption. Ito na yon, sasampalin na ng chinelas. Dalawa pa, hindi lang isa. Here comes Hezelya, pero si Eruption right here still trying to think this through. Siyempre, kailangan niya magpaunat. Oh. Pero at the same time, kailangan niya mag-save ng energy for his battle against Hezelya. Pero si Hezelya right now, she has all the energy that he needs. Kaya she needs. Kailangan lang niya ng cards. Pero ito na. 133! 133! This is done and over with. Eruption right now is in huge trouble. Tatanggalin niya pa nga ata dito. Last yung stand? Maglalastan pa to. Naglastan! Oh my God! Hezelya! Hezelya. The stars are aligning! Napakalupit! May plus attack. Hindi niya nangahintayin eh. Hindi niya nahintayin. May plus attack. Dito ang kanyang hair dagger, dalawang Nile Strike, and the chomp will be the finish. Napasakit niya, 167. Nile Strike! Game 2 goes to Hezelya! Here we go, game number 4. Wala na daw atrasan. Meron tayong hotbot. Meron pang Scarab Curse. Huge damage coming in. Round number 1 pa lang. Wala nang preno. At meron tayong prickly trap na sagot naman coming in from Eruption. This is really interesting. Bakit? Kasi right now, Hezelya switched to a plant bird. And yung plant niya sa middle lane, halos pareho ng plant ni Eruption sa middle lane. Ang pinagkaiba lang nila is the cactus and the little branch. And right now, ito makikita naman natin, they are just waiting for the right time to strike. And this might be it. Ito na yun. Pero ito na. Pero ano talaga eh? Kahit gano'ng ka-intense, isa lang dapat na magkampyon. Meron tayong hair dagger, naglangit tayo ng balloon. May fear, pero may kasunod dito na bug splat, putting the plant in last stand. Good stuff yan, pero minsan hindi din favorable ang ating last stand if you draw cards. Pero in the side of Hezelya right now, wala naman na-draw dito yung kanyang plant na naka-last stand. Kumbaga meron siyang extra wall of meat shield dito sa harap. Pero yung mahirap naman dito, makikita natin, minus 1 na. At wala pa tayo nakikitang insight na possible comeback na para maging 2-on-2 situation. Mukhang gusto niyo tumalon, pero feeling ko hindi pa din talaga yun enough unless mag-crit doon sa ating bird. It's not gonna be enough. And at the same time, feeling ko... Wait! What? Ay, susundan niya! Susundan niya ng blackmail! Susundan niya! Nandun yung... Ito yung ginamit niya last time. Oo! Pupunta siya sa likod, kasama niya yung buong pamilya niya. Yun ang mangyayari. So naglagay din siya dito ng ating shield with the Bidens para just in case umatake going through. That's gonna be huge hits. Lalagay niya yung aroma pabalik doon sa kanyang bird. At ito na ang ating malupitang big yak plant mid lane going to the back. Removes the bird. 2-on-2 situation na ulit tayo. And right now, Eruption yung plant niya. Low on health na. That's 247. And meron pang all-out shot dito si Hezelya.
to use up against Eruption. Pero Eruption here going for a tank 100 shield right now, and may bonus class pa to. Tingnan natin kung mabubuhay ba against Hezelya. Pero no, he canceled it out. Mukhang may gusto pa siyang ibang gamitin dito. Pero again, babalik niya lang ulit. Yun daw yung best move na available para dito sa round na to. At sinundan niya dito ng ating numbing. Nagigets siya naman din kasi bawal niya basta-basta lagay lahat kasi mawawalan siya ng energy advantage, and knowing na medyo makate at masakit tong mid lane dito ni Hezelya, kailangan niya talaga mag-save. Pero sabi niya dito, time to go all in. Meron tayong Vegetal Bite, wala nakuha. Hotbot, meron tayong Cactus 131, 306, pero sinundan pa ng ating numbing. Ngayon, may pwede naman din siyang ibaton na numbing, pero hindi na siya makakahil. Wala na siyang little branch. Pero Hezelya, wanting to get this huge play in. So, kukuha siya ng egg bomb. This is gonna be really sneaky. Kung yung ginawa niya, makukuha niya doon yung kanyang numbing, magiging libre. Right? Pero kinancel out niya, naging blackmail. Mapapatay yung plan, 2v1. Maglalagay ngayon ng numbing! May pabawing naming, pero may cactus, pero buhay pa yung bird. Buhay pa din yung mid lane. Eto na ba yun? Mauuna pa yung plant. Mauuna pa yung plant, pero thanks to the naming, hindi siya makakazigzag. Ngayon, mag-all out dalawa. Very risky itong gagawin ni Hezelya. Very, very, very risky, huge risk. Very risky indeed. Pero ngayon si Eruption, gagamit siya ng dalawang Legration. Para sa armor. Pero meron siya isang Bidens. Pero ayun nga eh. Hindi niya muna binibitaw. Oo, pero ito, parang he needs to save it, he thinks. Pero right now, ito na, papasok. Oh my God. 109, another Gravel Ant here. Hindi pa din siya makakapag-heal. This might be it. Kompleto sana yung makukuhang card dito ni Hezelya. If she does get the cards, possible burst down right here. Pero wala pa din talaga. Hindi niya na magamit. Ngayon, wait lang. Ilalagay niya na naman. Maliligtas dito yung ano? Maliligtas yung plant! Ito na yun! Gagawin niya na yung egg bomb. Kukunin niya ngayon yung agro. Hindi malalagyan ng numbing yung plant. Malalagyan pa ng numbing yung plant ni Eruption. Maglalagay siya dito ng dalawang Bidens. Pupunta siya ngayon sa likod with the numbing. And buhay pa with 3! That 3 energy ngayon, wala ng cards. Pero wait! 3 energy para kay Hezelya. Ready na para makipagmakmakan, makakahil pa with a zigzag. Grabe to. Ngayon, oh my God. Pa siya. Ngayon meron pang little Here branch. Here we go! Ito na naman. Is it gonna proc? Let us see another crit here. Pero mukhang hindi. Eruption. Sleeves to tail. Another tail. Pero tingnan natin kung mababaliktad niya pa nga to. Again, 3 health left para dito sa kanyang bird. Nabuhay pa, kaya yun yung naging problema. Pwede naman niya dito. Pwede niya nga gawin ni egg bomb, tapos mamaya free rain yung kanyang plant. Pero meron din tayong zigzag dito. Mukhang yun nga ang mangyayari. Kung naglagay siya ng dalawang zigzag, hindi siya makakuha ng second heal off kasi isa lang, mamamatay. Isang heal lang, mamamatay. This is a really huge IQ play here. Oh my God, what a finals! Grabe na ang pag-iisip dito. Literally using lahat din ang pwedeng maisip. Napapaisip din dito si Eruption, tama bang dalawang zigzag ang gagamitin? Is this it? Ito na ba yung play? Is this the play? Ito na ang egg bomb! This is the play! Ito one heal lang! The critical pa! Naku! Oh my God! Ang heal! Pero ito na, yung Blood Moon Curse. Ngayon, sino ang mauuna dito? Sino ang una mamamatay? That's gonna be the question here. Pero ngayon, Hezelya opting in to go full burst damage. Eruption going for full on tank. Sino ang mamamatay? Round 10, after nito, mayroon pang magpo-proc, mayroon pang magtitake na Blood Moon Curse. This is not over yet. Right now, they are thinking 10 steps ahead. Alam na nila kung paano mag-e-end to. Pero tingnan natin kung sino ang lalabas na winner dito. Ito na! Ito na! Here we go. Dalawang Drain Bite. Makakapag-heal pa nga. Pero papasok na din yung leader. Mag-critical! Pero he's still alive. Makaka-heal din dalawa dito. Pero makita ba tayo ng critical with the cactus? Will that be the case? Walang critical! Pero ngayon, mauuna pa dito si Hezelya.
205 minus 50 lamang dito si Eruption in terms of HP. Pero mauuna na siya ngayon dito. Hindi ganun kaganda ang draw cards dito ni Hezelya. Susugala lang tayo dito with the little branch. Ngayon mo ang buhay pa. The dream is alive for Eruption. 80 ang kailangan. Makakapag-heal pa. Walang zigzag para kay Hezelya. Meron tayong... Ito na, papasok na. Hezelya, Bidens. Ito na ang ating Gravelan. Papasok ang Little Branch. Another crit. Walang crit. Hindi man lang nagbutas dito yung kanyang shield. Pero is it gonna be enough? It is enough to take down Hezelya's late game plan. Here we go. Eruption's first win. Wow! What? Ang mananalo dito, 60. AXS at sa kanila yung literally title of the first champion. Wait pero lang. Here we go. Eruption predicted it again. Nag-BBP si Hezelya. Nilabas ulit ni Eruption yung back lane. Late game plant niya. Ibang klase talaga si Eruption dito. Pero again, let's not count out Hezelya right here. Nakita natin kung paano siya gumalaw using BBP, using that bird, using that mech, and using that plant. Kailangan niya lang ng good card draws. Pero ito na, round number one. That's gonna be a hair dagger. Going through, pero may lakas ng armor, 119. Pero may card discard tayo with the third glance. Oh, critical! 86, natanggal pa yung isang card. Eruption is happy with that. Pero dito, may isa pang patanggal ng card. Natanggal yung bird cards. Oh my God. Pero ito din, yung mabilis dito is... Ngayon yung ating same speed. Nangyari na kanina, di ba? Nangyari na kanina, di ba? Tinry niya ang talunan pero pumunta dun sa harap. Same speed yung kanyang bug and ang kanyang plant pero dun siya punta sa closest. Pero makikita naman natin ngayon, magkakaroon tayo ng Hail Dagger at Dual Blade going for the damage. 50 shield para sa plant dito ni Eruption. And we are far from getting that trophy. Nandito na tayo. Ito na. That's gonna be the hair dagger. That's gonna be a sinister strike. 171. Hindi pa tapos. Nandito. Oh! Dalawang prickly trap. Putting Eruption's plant on last stand. Ngayon pupunta naman dito. Another prickly trap. And of course, that third glance. The glass stand naman dito. Yung plant ni Hezelya. Grabe yun. Sobrang crucial ng last stand. Nakabuga pa. Kung di nag-last stand yun, may HP pa sana yung plant dito ni Hezelya. Ngayon, since mauuna ang kanyang bird and mech, mapapatay niya possibly ang kanyang plant unless she skips and get that free energy gain coming from round number 3. Eruption, feeling niya yun din naman gagawin. Kasi bakit nga naman papatay ni Hezelya ang sarili niyang plant? So might as well go out with a bang, possibly for a Vegetal Bite steal. Pero sabi dito ng Eruption, ayoko nga maagawan mo kung magka-advantage ka pa. Pero here comes the pain. Makakuha dito ng isang attack. Going through, hindi niya naman maximize yung cattail. Tatama dito sa mech yung ating anesthetic. At ang, oh my God, yung numbing. Hala, napunta sa mech. Pero ito naman, maganda, good news para kay Hezelya. 2 energy lang sa Eruption. 3 energy si Hezelya. And mukhang ang gagawin niya ulit dito is going for a full-on burst down using his bird or her bird. Again, ang kailangan gawin niya dito is force a 2v1 situation kasi that's a late game plant. Mahihirapan siya patayin yan, lalo na with the Gravel Ant. Pero ito na nga, mapapatay niya dito. All-out shot, blackmail, hindi na nag-defend. Pangdadodge siya sana, pero matatanggal din tong last stand. Maglalagay ulit ng ating numbing. Magiging 1v1 situation. Ay, hindi, 2v1 situation pa din. Buhay pa din ang ating mech. Mauna yung dalawa. Meron lang tayong Axie Kiss, range card, pero... Wait lang, Axie Kiss. Axie Kiss, pero sayang. Ay, actually, pwede niya gawin, ilagay yung Axie Kiss, skip, next turn, critical. Pero wait lang. Merong Bidens. Hindi niya ginamit. Pero gagamitin niyo yung Bidens. Eto na. Nako. Possible for the HP, wala namang bawas. Magkakaroon lang tayo ng bawas sa armor. Magkakaroon tayo ng damage, possible KO on the mech. Napakalupit kapag nag-last stand. That's gonna be the Axie Kiss of Death. Nag-critical! Nag-critical yung panlagay ng lethal. What was that? Pero ito na, tingnan natin, natanggal niya. Again, the Bidens. Grabe yun. That usage of Bidens.
took out the lethal, which is the main key factor for victory para kay Hezelya. Oh my God, kailangan ng crit ni Hezelya. Kung hindi, eruption. Again, doing a comeback move. 120, 118, kulang na kulang. Nag all out shot, bawas pa ang buhay. Eruption is still alive! Eruption is not done yet. Again, this is the same situation as before. Eruption gets his. Wow. I wouldn't mind. Oh, wow. Ito na! Here we go! Round 6, first round. Hezelye versus Eruption. Pero ito, Hezelye is still using. Wala nag-iba. The same, wala talaga. Ito na. Bakbakan kung bakbakan. That's gonna be a hair dagger. Dual blade. Meron pa tayong hero. Napasakit na simula dito para kay Hezelye. 197. Pero may sagot naman tayo dito. Tanggalin natin yung bird card. Natanggal pa yung egg bomb. Napakasakit. Pero ito, nakakuha naman tayo ng critical. Pero cute naman sa ating vegetal bite. Natanggalin din yung vegetal bite. Makulit ka daw. Naglagay ng hotbot at nagtanggal pa na isang card. Pero na-draw naman with the cattail. Hindi pa tapos dito. Ngayon, damage yung mga plants nila. Pero Hezelye here has the option to go behind. Pero it's not gonna amount to much. Pero ito na, maglalagay siya dito ng isang all-out shot. Possibly to take down Eruption's plant. Pero Eruption's plant is becoming a tank right in front of Hezelye. Whoa. Pa tapos ang laban. Tingnan natin kung papagsak na dito si Eruption. Ang mangyayari dyan, sayang yung minus HP, isosoak in the Eruption. What a gamble. Pero baka mapatay dito ng 85. Oh, mapapatay nga! Worthy yung kanyang attack gamble din ni Hezelye. Pero good job naman kay Eruption with that brick wall gamble. Sadyang nagpinaghandaan ni Hezelye with the hero for the KO. Pero sabi din ni Eruption, tanggalin natin yung cards. Pero thanks to the cattail, makakabunot pa din ako. Pinapalitan lang talaga yung cards dito. And right now, ito na Hezelye and Eruption going into round 3. Low health ang plant ni Hezelye. Wala nang plant si Eruption. Again, Hezelye needs to force a 2v1 situation. Oo, kailangan niya tanggalin yung bug. Yun yung winning condition dito ni Hezelye. And Eruption here just needs to cancel that out. Ito na, papasok na naman oh dito. Oh my God. Ang sakit talaga. That's gonna be a bug slap. Pero nabuhay pa. That's 13 HP and a dream. Papasok naman nice. Dito. Tanggal. Nice. Kesa lumusot doon sa mech yung prickly, na punta pa din sa plant. Na sustain ng husto dito ni Hezelye. Pero ito mukhang magre-ready na ng numbing. Two energies gonna be played. Wala nang preno. Maglalagay din siya dito ng dual blade pati axe kiss. Para sigurado kung mag brick wall man, wala nang kawala. Patay na dito yung kanyang bug. It's gonna be a 2-on-1. At the critical yung numbing. Napaka-cute. Pero ito, tumama naman ang kanyang prickly. Pero right pa din now, siyang every care. Damage counts. Every damage counts right here. Kahit gaano paka-cute yan. Pero ngayon, going into round 5, kita naman natin, wala na yung sinister strike dito ng mech ni Hezelye. And ito pa, wala siyang egg bomb. Hindi niya mapapapunta sa likod ngayon dito yung plant ni Eruption. Nakakatakot din magpapunta. Kailangan niya talaga, kasi kung napapunta niya, tapos may cactus, nako talaga. Pero ito, makikita natin, maglalagay siya ng hair dagger. Pero mag-brick wall ng 100 thanks to the numbing at meron pang cactus. Lulusot kahit papano. 148, hindi mag-heal. Tanggal na naman yung melee cards, pero pa siyang iniwan na hair dagger. Buhay pa tayo. Napakatindi. Pero pwede na tayo mag-axe kiss situation. Pero hindi niya nabunot na naman. Nakita natin yung frustration doon ni Hezelye. Not getting the card she wants. Pero ito na. The egg bomb jutsu. Ilalabas niya na. Ito na ba? Papapuntahin niya sa likod si Eruption right now. May 2 energy na lang dito si Eruption. Mukhang ayaw niya pa maglagay ng prickly trap. Pag hindi ito naglagay ng prickly trap, napakalaki ng chance ni Hezelye manalo dito. Napakalaki. This gonna be a play of the century. Pero mukhang maglalagay. Pinag-iisipan na maigi. At ito na. Pero 99 lang yan. Makakalusot tayo ng matinding damage. 335. Will this be enough for the mech later on? Pero may 2 energy si Hezelye. 4 energy next. Oh out. My God! At ito lahat ng cards na kailangan niya. Dax, si Kisoy! Here we go! Ito na yun! Ilalabas na for the first time. Makikita natin dito pa sa final round.
Ito na yung little critical na naman! Ezelia is feeling it! Ito na ba yung winning moment? The dual blade might kill Eruption right here, right now! Tingnan natin kung ano mangyayari. Eruption right now is hesitating. Hindi niya nakakalali. Kailangan niya ituloy-tuloy ito. Kailangan niya see this through. Here we go, Ezelia. Nagtayuan na sila. Nagtayuan na! Here we go! Here we go! Pati kami, nakatayo na. Ito na, makikita natin. Axie Kiss. That's gonna be huge critical coming in for the dual blade. 3-3-1! It is over! Ezelia!